Yo, mga kamasinis, salamat doon kay Waldemar, tsaka ni Blau, gumagawa ang oras sila ng computation ng indexing. So, ang gagamitin natin ngayon, yung indexing method is plain indexing. Tatlong klase kasi ang indexing. Merong direct indexing, tsaka angular indexing. So, dito tayo sa plain na madalas ginagamit natin. Ang formula ng gamit natin is 40 over n. Nga pala guys, ito'y basic lang. So sana matutunan nyo. Unahin muna natin yung outside diameter. Yung outside diameter, yun yung diameter ng gagamitin yung material. So halimbawa 112 diameter, tapos PD means pitch distance or ano. So halimbawa gagamit ako ng module PD equal outside diameter equal module. Outside diameter 112, PD natin yun yung module 103. So pitch distance equal 3, tama. Then OD over pitch distance 3. May minus natin to. So kung i-minus natin yan, ang mangyayari yan is 109 lang ah. Bakit naging 109 minus natin yung module 3? So 112 minus 3 equal 109. So 109 na yung number of teeth na. Number of teeth. So 40 over n and 109 divide natin sa 3 module natin, diba? Ayan ba? 109 divide 3. So, lalabas is 36.3333. Lalabas is 36.3333. So, 40 over 36.3. Pero hindi muna natin sa amin yung 0.3. Divide
36 equal 40 divided 36 and 1.111. So, ibig sabihin, meron tayong one term. Isang ikot na agad yan para sa indexing. So, equal 1.1111. So, eto na guys. Para makuha natin o anong gagamitin natin indexing plate or kung ano yung available sa inyo, ganito lang gagawin nyo para hindi kayo maligaw. So, meron lang tayong one turn. Natin ito, yung holes and whole circle. Kasi dapat sakto yung kuha natin ng ikot. Hindi naman pwedeng 1, tapos 0.1, isang ikot, isang butas, hindi naman yung gano'n. Kasi yun, depende yan sa available na indexing plate nyo. So, 40 ulit, sulat natin ulit para, no, ito yung magiging formula nyo. 36 equal, paano ba natin makukuha itong 0.11? 0.1111. Anong gagamit natin nito? Ano? So, hahanap tayo ng way para makuha natin siya. Siyempre, simulan natin sa 1 divide 1. Wala, 1 divide 2. Tayo. 1 divide 3. Ay pa rin. 1 divide 4. 1 divide 5. 1 divide 6. Ay pa rin. 1 divide 7. 1 divide 8. 1 divide 9. Yun guys, nakuha natin 0.1 kasi hanap natin yung 0.1111, tama? So ibig sabihin itong 40 over 36 equal 1.1, tama? Yan eh. So itong magiging formula natin, sabihin 40 over 36 equal 9 sa baba kasi 1 divide yung ginamit natin eh. So, ito na yun. Hanapin ulit natin ito, 0.1111 or yung saktong ano na ito. Kasi lumabas kanina 36.111. Para natin sa mga ayun yung hinahanap natin. Kaya ito yung ginagawa natin para makuha natin. So, nagsimula tayo sa 1.1 hanggang 1.1 na nakuha natin. Ibigay naman natin ngayon eh simula tayo sa 2. Siyempre given na itong 9, so 2 divide 9 tayo. Kanina given yung 1 eh, ngayon 2. 2 divide 9 3 divide 9 4 divide 9 5 divide 9. Wait lang ha. So ito na guys. Nasa 5 na tayo kanina, na 6 divide 9, wala, 7 divide 9, parang 8 divide 9 divide 9. So yun yun, ayun, hanap natin yung perfect kanina na 1.111 ay 0. So, nasa 9 na tayo, no? 10 divide 9.
yun guys, nakuha natin na 1.11. So, ibig sabihin, ang ginamit natin is 10 divided 9. So, magiging formula natin is 10. 10 divided 9 equal ka natin. 10 divided 9 equals 1.1. So, tama yung kanina rin, ha? Meron na tayong equals 1.1. So, ibig sabihin ito, one term na to, isang ikot na to. One term. Ang nanapin natin ulit ngayon, kung paano tayo makakakuha ng over na babase roon sa index plate. Kasi ito, yung itong ano to, kailangan makakuha tayo ng formula para sa kanila na babase roon sa index plate na available nyo. So, 10 divided by 9 equal 1. So, siyempre, given na itong 9. Tiyan natin. Dito eh, simula tayo sa, para makaan tayo, magsimula tayo sa 1. Siyempre, times na kasunod nito eh. 1 times 2 agad. Ito eh, sample lang to ah. Baga, para makuha nyo. Siyempre, umpisa mo sa 1, sa ibabaw kasi lagi. 1 times 2. 2. So, dapat lagi kayo may scratch paper. 2. Tapos, 9 times 2. Hindi naman pwedeng 9 times 1 kasi 9 din lalabas. 3, 18. Ngayon, para mapan natin siya, makuha, siyempre, sa sample testing natin, 2 divided 18. So, yun. 0.11, nakuha natin agad, 0.11. So, ang formula na gagamitin natin ay 1 times 2, 9 times 2. Guys, over 18. So, ang magiging formula natin na gagamitin nyo is 1 turn over 2 18 means turn holds circle. Ito yung formula guys, na gagamitin nyo. Yan guys, pag inanin nyo ulit, inanin nyo, maraming pa pwede nyo pa ulit makuha yan eh. At ano lang, kumbaga nakakaano lang ng oras. Pero maraming pang pwede nyo manadyang. Pwede nyo rin gamitin kahit, anong ba, 3. No, 3. Sample lang natin, ha. Diba, 1 times 2 dito. Pwede natin, ayun natin, ha. 1 times 3. 3. Siyempre, 3 nga. Guys, ito, ano ko lang ulit. Pwede natin, pwede nyo baguhin din yan. Pwede rin 3. Diba, ito. 1 times 3.
Diba? Tapos, 9 times 3. So, 9 times 3, 27. Tapos, 3. 3 divided by 27. And then guys, lumalabas din ah. Pwede rin. Pwede rin to. Ngayon, pwede rin 4. Pwede rin 4. 4 over. Siyempre, dadagdag mo nito. Magiging 4 din to. 28. At 28 nga ba? 9 times 4. 36. Ngayon. 4 divided by 36. Ayan pa rin lumabas. Pwede rin sa 36. Pwede rin 5. 5. 9 times 5. 45. 5. 5 divided by 45. Ayan pa rin. Maraming pwede rin pagpilian. Kung saan yung available na indexing nyo. Yan ang magiging indexing plate ang kukunin nyo. 1 turn, 2, 18 tools and 18 holes. At sinabi nyo, lang gaya. Pag sinabi nyo 18 holes, may 2 holes na may 18 holes pa. Siyempre iba, hindi masyadong ano, sabihin, kung ang indexing plate mo ay meron kang holes na 20 kasi 18 yung pinakamababa niya 18 so 20 yan limbawa lang ha ito yung 0 natin and ito yung nakalagay dito eh 20 kasi 1 to 20 holes lang yan so 20 ito yung 20 so pag inikip mo yan ng isa isang ikot kalagay doon di 1 turn na to 1 turn na yan 1 turn then 2 holes over 18 holes 2 holes 1, 2 2 holes yan under 2 holes pero itong 6 yan number 8 2 holes yan so two holes and 18 holes circle. Pang 18 yung ano to butas. Two holes and 18 holes circle. Ibig sabihin, hahanap kayo ng indexing plate na sa isang ikot meron dalawang holes na ang number na nakalagay doon ay 18 holes. Si baby yan eh. Bawa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang 18 to. Eh, iba naman kasi pang 19 yung 2 holes. Yung iba, pang yung 18 mo, nandito dito sa pang 8. Kaya yun yung hanapin mo na pag nakaisang ikot ka, at yung pangalawang hole sa 18, yun. 1 turn and 2 holes and 18 holes circle. Kaya ganun yung pag ano niyan. Sa mga hindi pa nakakaano, ganyan lang. So, yan guys, yung computation nito is basic lang. Kasi ito, ginagamit to, yung module dyan. So, yung bed mo, or yung head ng makina mo, yan yung ididigri mo. Or yung pyesa mo ang ididigri mo. Kasi manual lang to eh. Hindi ito kasama, wala itong computation ng gear ratio. Wala pa yan. Yung change gear ratio, wala pa. Kasi yun, yun yung mga critical na ano, pag may gear ratio, na kailangan talaga maging perfect. Ganon yung, ano nun, computation yung kailangan. Medyo kailangan yung gear ratio, width, lead, lahat. Magmula sa gear sa likod, sa back gear, kailangan nga ninyon, pati sa lead screw gear. Babaguhin nyo. Yun naman kasi, pag ginawa mo yun, ayahay na kasi nga, naka-automatic ka. Diba? Kasi ang umiikot doon, yung pyesa, kaya nagiging helical siya o worm gear, sumikot siya,
dahil naka-computation yun dun sa indexing plate mo o dividing head na nakarekta naman dun sa lead screw ng ilalim ng makina. Kaya pag in-automatic nyo yun, pusa yun. Pusa na siyang maano at makukuha mo na yung degree dun. Ito naman kasi manual, kaya ang nangyari, didegree mo yung pyesa mo o yung ulo mo o yung makina, ulo ng makina mo o yung pyesa. Yun na yan. Ay, ikot-ikot na dahan-dahan. So, ito guys, kinumpute to dahil sa module 3. Iba-ibang module ang gagamitin. So, depende sa inyo kung ano. Tsaka, kasi nga, depende sa indexing plate na meron kayo. Ginamit yung module na 3 dahil yun yung available na indexing plate sa kanila. Ngayon, kung ito yung, kung ibang indexing naman kayo, may ibang indexing plate kayo, ibang module din gagamitin. Depende kung ano yung mga gamit nyo. So, sana may natutunan kayo dito. Ito, simple lang. Pwede nyo na rin kopyahin. Pag-aralan. Shoutout kay Lohern. Salamat sa video niya. Panood ko. Yung mga nagko-comment na computation. Siguro, the next day, mag-compute ako ng helical gear with computation ng lead screw tsaka kompleto. Pero ito guys, yung computation na to, pwede ito sa helical gear, pwede ito sa square gear. Ito yung pwede yung ano yan. Bali, pwede itong helical. Square gear. Sa horizontal to ah. Horizontal milling. So, yun. Sana, ano. Asia top kaya, ano. Asia ba ito? Wardon ba? Nakakalimutan ko sa kanit. Nip na. Niblaw. Ito na yung request nyo. Sana marami pang mag-subscribe ka akin. Mag-comment lang kayo. Bibigay ko sa inyo yung mga kung ano yung kailangan nyo na gusto nyo matutunan. Sa mga nakikinig dyan, subscribe lang po kayo para dumagdag naman yung ano ko at makahabol ako sa 1,000 subscriber na hinahanap. So, sana may tulong ko sa inyo. Thank you.